Limang menor de edad sa Mangaldan, Pangasinan, sugatan matapos sindihan ang mga kinolektang pulbura. Narito ang report. Sugatan sa iba't ibang bahagi ng katawan ang limang menor de edad matapos masabugan ng sinindihang paputok sa barangay Gigilonen, Mangaldan, Pangasinan. Ayon sa pulisya, pinulot daw ng mga biktima ang mga hindi sumabog na paputok na ginamit sa pagsalubong sa bagong taon, saka kinolekta ang mga pulbura at inilagay sa isang lata. Tapos sinindihan nila, andun sila sa palibot. Hindi nila na, akala na nila siguro yung parang losses lang. Hindi nila alam na ganun kalakas na sasabog. Nawarak yung pinaglagyan nila eh. Agad na itinakbo sa paggamutan ang mga biktima. Nagtapos noong January 4 ang Code White o pinakamataas na alert status ng Department of Health. Bagamat naka-normal status na umano ang mga paggamutan, nagpaalala pa rin ang Center for Health Development Region 1 sa publiko, lalo na sa mga magulang na kasama silang magbantay at gumabay sa kanilang mga anak upang huwag nang pulutin pa ang mga hindi sumabog ng mga paputok. Kung meron man pong mga nagkalat pa na mga fireworks or firecrackers na hindi po sumabog during our celebration of the new year, wag na po natin itong hawakan o wag na po natin itong pulutin kasi meron pa pong potential na ito po ay sumabog at magkaroon po ng injury sa inyong mga kamay. So ito lang po, basahin na lang po natin ito ng tubig at i-dispose po natin properly. Samantala, sugatan ang bibig ng 6 na taong gulang na batang lalaki sa Pasukin, Ilocos Norte matapos tamaan ng boga. Ayon sa pulisya, isang grupo ng mga batang naglalaro ng boga sa lugar. Lumapit naman ang biktima at habang inaalog ang boga, doon tumama sa nguso ng biktima ang dulo ng boga. Gawa sa latang boga at matulis ang dulo, kaya nasugatan ang biktima. Agad namang itinakbo sa ospital ang biktima at maayos ng kalagayan. Nagkaayos naman na umano ang mga magulang at mga bata. Kinumpiska na ng pulisya ang mga boga ng mga batang naglalaro sa lugar. Improvised na ng boga. Nilalaro yung boga. Nang swinging ng bata, habang siniswing niya, nataon naman nasa likod yung bata, natamaan ng bibig. Joan Punsoy, One North Central Luzon.